Secretary Emmanuel Piñol, and other members of the cabinet. Ito yung Taano Lumigis sa farming town. Sa boundary ng Davao, kilala pati Kidapawan. Matagal lang kami kilala at I knew that I was appointing the right person really for the reason that he was or he was then farming town boy to. Defense Under Secretary Carduso Lona, sir. Ngayon nga po naman yan. Presidential Advisor for Military Affairs, Arthur Tabaquero, sir. Ngayon nga po. Presidential Assistant for Insayas, Michael Lloyd Dino, who is our partner. Agriculture Under Secretary Bernadette Romulo Puyat. Tumigil ka. Putik ay, no? General Ray Leonardo Guerrero, Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines. Lieutenant General Paul Atay, Commander of Central Command. Governor Arthur De Pinto, sir. Officials and employees of the Department of Labor, the officers and enlisted men, or personnel of the Armed Forces of the Philippines, local government officials, mga kababayan ko. Three pages. Mulang. Nga, ayun. You know, they always prepare a pro forma. Gusto mo, basahin mo na lang, but I usually do not read speeches because I cannot express my sentiments on a particular moment. Eh, yung sentimento mo mag-iba-iba eh. And I would just like to convey to you what I feel vis-a-vis sa inyo, sa ating bayan, sa mga sundalo, para sa lahat. It was actually this came about. May command conference kami minsan. Kami. Ilang man eh. And General Tabaquero. Nagreklamo ako kay Defense Secretary Lorenzana. Sabi ko, Secretary, it happens everywhere in the Philippines, in Olo, Davao, Digos, Ibongo, right in front of the camp, Tagum, Mati, yung mamalingke yung sundalo, pinagpapatay ng NPA. Not in actual combat, no guns are drawn, and yet, my soldiers are dying needlessly. Sabi ko, hanapan niyo ito ng paraan kasi I do not want this event to continue time and again. Kasi ang aking sundalo, pati police, parang aso na pinagbabaril na niya, nagbibili pa ng pagkain. Market day for the soldier. Sabi ko, I suppose that you just have to do something about it. Oo, sulbahin ninyo yung problema na yan. Kasi maraming, ayaw ko yung mamatay sundalo na mamalingki lang. And in Davao City, during the martial years, ganun rin. So, nung presidente na ako, I'm really bothered almost, hindi naman banbuan. But every now and then, there's always that event of our soldiers dying during marketing days. Napaka-sakit naman itong. So, Manny, the ever farm boy, said, pag-aralan ko because ang concept na yan, was well conceived by Bernadette Romulo Puyat. Tatay niya si Alberto Romulo. Siya
byuda na, and she is the undersecretary. Eh, sabi niya, bright ito, magna cum laude ito sa economic, sa UP. Oh, good. So, anong solusyon ninyo? Sabi niya, yung market na lang ang pupuntahin mo dito sa kampo. And of course, maraming nanonood and everybody heard about it. And so, suggestions after suggestion followed. One of them, nagsuggest pero ginawa talaga, would be the Aboites family. And he's represented by Sabine here. Yung manok dyan na nag-iitlog araw-araw, yung manokan dyan, ilang beses ko na nakita yan. But you know, if you get that one, you have to control the flies. Sorry boss, but I hope inyo na yan. You can always place something there bago ni malangaw ito pa. Poultryhan, ganon eh. Well, I mean, that's your problem. So yan ang kung bakit nandito kami. In every camp, ngayon, nagbisita ako kay Juan yung Dimapilis. May kampo man. Sabi ko magdaan ako doon. At I was informed that there were a lot of guys there wounded even during my term. Sabi ko kasali lahat. Kasi panahon ni Aquino, no. Kaming mga presidente, we do not. It's not our property. They are the soldiers of the Republic. We happen to pass by once upon a time. So lahat ng mga sundalo na wounded, binibigyan ko talaga ng medalya. Alam mo bakit? Matunok ka lang, tamtak siya, mag-aguroy, kasakit, anong yawa. Kaya matamaan ka. Sabi ko, they deserve na. So, ito namang medalya, hindi lang ito pang karaniwang ibigay. But I give this to civilians also for extraordinary work or duty given to government. But bihira. Ngayon, ang Order of Lapu-Lapu, ako ang nag-conceive. Kasi yung nagkampanya ako, pumunta ako doon sa Cebu, may nakita akong estatwa ng putang mas tigas pa si Magellan kay Kalapu-Lapu. Itong kunyeta itong mga Espanyol. Hindi ikaw ha, Buites. Kataas ng Magellan statue, tapos ang kang Kalapu-Lapu maliit. Ano kahabagan itong yawa na ito? Sabi ko, ito yung punta dito, nangagaw ng lupa natin for 400 years. Subjecting us like slaves, tapos, no, sabi ko lang. Kasi ito namang Maynila, isa rin ito. Yung mga Tagalog, sa Maynila, ang hero nila, puro Tagaroon. Balagtas, Mabini, Rizal, Bonifacio, wala man akong problema dyan. As a matter of fact, Rizal, after my father, is really my idol. Bira yung harap ka ng pagdating squad na maligaya ka. Pero kita mo naman yung babae niya. Sino ba yung di baski ako? Si Josephine Bracken, si Leonora. Dapat ka talaga mamatay. Sa karami mo, ligaya mo, sobra-sobra na. Pero sabi ko, ito mga Tagalog, kaya nuntang ko ito si yung mayor ng Cotabato City noon, sa Philippine Commission, Badoy. Sabi ko, Badoy lang ka. Bakit wala kaming hero mga Bisaya? Sabi niya, aywan ko. Ang aming Lapu-Lapu, saan mo nilagay ang Lapu-Lapu kamin? Pinagtigas. He was the one who killed Magellan. Sir, where is he now? Wala man akong ano na order. Hindi. Saan mo nilagay ang aming hero? Buang kayo. Ginawa ninyong isda. Pinipirito ninyo araw-araw. Iskabitse.
mga yawa kayo. O pagka presidente ko, gumawa ko ng order of the Polaco. So, give us also the due recognition. Daguhoy. Ang problema si Daguhoy, at tanungin mo yung mga polis, sabi mo, sinong gumawa nito? Magganong kagad. Anak yun, sir? Anong anak? Ang tawag nila sa mga pati yung anak, Daguhoy. Kawawa naman si Daguhoy sa buhol. Ginawang hold up. Tanong ng polis. Diba sabi niya, Daguhoy yan. So, in the remaining years na just like Marcos. Alam mo, my duty is just to obey the law and implement it. No, if the Ilocanos would want Marcos to be their hero, give it to them. Because we will remain a divided nation. Kayong sabi, Ilibing, ang pamilya ni Marcos, tapos binasa, abogado ako, lawyer or soldier. Si Marcos, lawyer and or a soldier. Ilibing mo yan. Eh talaga sundalo yun. As far as the truth of his exploits, that is history for judgment. Hindi tayo. So sabi ko, give the Ilocanos their hero. Because if you don't, about a fourth of this country, yung mga Ilocano maghinakit yan. Hindi maghinakit na magwala, but talagang masama sa eh total kalaki ng puta. Ilagay mo doon. Yung akin nga man, yung pwesto ko doon, mayroon naman daw ginawa. Kung mamatay ako, nandoon. Wala akong interest magpalibing doon. Doon na ako sa you cremate me then place me beside sa nanay ko. Mayroon ako, ipalottery ko yan. Kung sinong manalo, doon ka sa libingan ng mga bayani. Ang problema, putang ina, kung mga manalo sa lottery, drug addict. Di diretso mo na sa crematory. So that's the reason why ganito. Now, the purpose there is primarily also to see the family. And I tell you now, until and unless mahuli yung dalawa, and they are really behind bars, the deployment of OFW to Cainta will remain. Banned ko talaga. Ano, mag-init lang ang ulo ko. Wala, ang kasalanan lang natin dito kasi mahirap ang ating kababayan. So we have to continue with land reform. Ako, there's a guy there. I think he was a premier and soldier. Utos ko sa kanya kasi yung mga leftists na ano, pinagbigyan ko early eh. Because anong promise ko? I will stop graft and corruption. Kita mo naman, I'm firing people left and right every day. Customs, okay na. Ang problema na, customs. Niligay ko si General La Peña. He used to be my police chief doon sa Davao noon. Ayan si, sa customs, yan man ang problema mga negosyante. Dulay, kasama ko sa dormitoryo, taga Baguio yan. So, wala kayo masyadong problema niyan. In order, and the local government, I will come up with a, meron na yung anti-red tape. Kasi ako yung mayor, yung mga business permit, 3 days. So, I will be imposing the same thing all over the country. Do not sit on the papers because the next paragraph provides now the criminal act and the liability. Kulong talaga ang gusto ko. So, yung isa. Ano lang ako dito sa, ano mo, once upon a time. Hindi ako naniningil ng utang.
sama lang nung loob. Once upon a time, the Father Bush went to Iraq to it was a boundary actually, went to Kuwait against the Iraqis who were invading Kuwait. So, aywan ko ilang ang na-deploy sa atin. Kasi as far as I can remember, nung invasion of Iraq by the USA with a false reason that meron rong weapons of mass destruction na wala naman talaga. It was an excuse to maintain the balance of power doon because aggressive masyado ang Iraq. Talagang gusto upakan niya yung ibang mga neighbor niya. So what the US did, talagang pumasok na sila. Boss yung anak this time. Tayo sa lahat ng gera, na wala naman tayong pakialam, Korea, maraming patay na sundalo. During the Vietnam, yung Pilkag nandoon, panahon nila Ramos, sa Korea, panahon sa ngayon sa Vietnam, nandoon tayo. Hindi natin kalaban yan. Doon sa Middle East, nakidnap ang isang sundalo natin, si De La Cruz. Tapos, sabi ng mga rebelde doon, umalis kayo sa bayan namin, huwag kayong sumama dyan sa koalisyon at bibitawa na ito. So, we were ordered out of, I know somewhere, in Sinai area. Umalis tayo about a month earlier. Kasi si Arroyo naipit, sabi niya, pauin. Tama yung decision yun. So, ang problema, ang Amerikano nagalit. So, pinahirapan niya yung mga... Alam mo, ang Amerika, on the average, mabuting tao, mabuting kausap. Pero yung policy ng Amerika, damay ng damay. Ngayon, kung saan saan ang gera, this time sabihin ko sa kanila, no more. I will not allow the deployment of my countrymen. Kasi minsan tayo ang inuudyok dyan sa South China Sea. Ako pumunta ng China. I met President Xi Jinping. Ako at ang kabinete ko, ang nandoon, si Lorenzana, si Esperon, si Mane. Sabi ko kay Xi Jinping, "Yo, Mr. President, I know that you are constructing many things there. I will go to our territory because that is ours." Ang sinabi ko pa, nandyan man sila lahat, I will dig my oil. Tapos sabi ni Xi Jinping, no, mag-usap lang tayo. Well, no, that's ours. So, no, we will just wait for the right time to talk about it. When is it? Sabi niya, in due time. Eh, sabi ko naman, I did not come here to create trouble. Mag-usap na lang tayo. Sabi niya, what's your... Sabi ko, kailangan ko ng baril. Ang order ko na baril ng 23,000 kasi nababasa ko na yung mangyayari sa Marawi. Alam ko kasi ang lola ko, Maranao. Ang nanay ko, Mistisa Maranao. Ang lolo ko, in check. Sa mother side, my father comes from Cebu. Danao. Yung mga pinsan ko, sabi nila, may build up na talaga. Nung nag-mayor ako, naririnig ko na yun, nag-presidente ako, hindi ko lang talaga o hindi namin alam ang ordinance, ang pulbura nila, pati explosives, napakarami. And when we started the fight, we had to fire at buildings, ang cover nila, semento pati bakal. Kaya marami akong sundalo na namatay sa sniper. Ngayon. Pero at least nanalo tayo.
At ngayon, we are rebuilding Marawi. But right in the middle of Marawi, lalagay na ako ng isang regiment. One regiment. Diyan sa Marawi mismo. Wala akong problema. Basta, bahala na. We will at the same time also rebuild. It is General De Rosario, Ed, who was also tagadabo yung sila lahat. I mean, for Ilocano yan. You know, hindi ako nagpabor. Yung mga sundalo who were assigned in Mindanao, tapos naging mga kaibigan ko, si Jagger, who was a task force Davao, naabutan pa niya si Inday. Kaya ang nagsabi talaga na si Jagger ilagay mo dyan, well, of course, ta talagang ganun na niya eh. Ang kandidato talaga ni Inday, si Jagger. Eh kasi mahusay, mabait lahat. Tama naman si Inday, so, Jagger. Yun ang nangyari. Lahat yan sila. Tabakero, pumupuntan dapat, kilala ko yan. Si David, masundalo pa sila. Hindi ang taga Davao. Nakilala ko lang nung napadaan sila while tour of duty nila. Ayan, puro militar. Ayan lang masahan ko eh. Wala nung militare kasi pag sinabi mong gawain mo yan, gagawin talaga. Civilian? O kaya mga kagkarpintiro nga rin. Sir, niuli pa sir, ngayon naniudto. Mubalik hapon na, muli na po, kaya panihapon. Tangin. Yang disaster. Ang pinahawak niya, ang umahawak niya si Benito. Benito ba? Alak. Yung isa, yung si Davao? Ramos. Yung payat? De Leon. Yun, dumaan rin doon. Yun ang ikilala ni Inday. Yun ang humahawak ng ano, kasi na sa mungka yun na-assign yan eh. So, alam mo kasi yung bureaucracy. Pagkapasok pa lang away na yan. Eligibility, seso, ganun. Hanggang supervisor. Maganda pa ang ano niyan. Pagdating dito sa taas na supervisory powers, hindi alam nila na hindi sila na makaakyat. Kasi yung director, usually, unless you are extremely good, ma-retain ka, but most of them are political appointees. So, dyan banda, naglalag ang ano, trabaho sa gobyerno. Kaya kung dyan ka umasa, matanda na. Kaya pagka ganun, ako, pati si Gloria Arroyo, pati si Pinoy, ang aking pinakamarami. Kasi pag sabi kong trabahuin mo yan, tapos na kaagad. Wala ako, I don't have anything against the ano. But ito kasi yung mga structural ang nasanay. Structural minds. Tsaka na sumusunod. Ang civilian, kung may baha sa Davao, may sunog, saan yung 911 head dito? Wala sir, ano, siguro nag-inuman pa yung kanina. Diyan pa siya. Kaya palit pa. Kalahaman kami dyan is puro halos. Dalawa lang kaming Bisaya dyan na iwan. Puro Ilocano yan. Alam mo ang sundalo natin, kaya natawa ako kanina, Bohol. Kasi ang karamihan nating sundalo, Ilonggo, Ilocano. Yan lang ang mga warriors na sa Cebu, sa amin. May isa lang dito, Cebuano, isa lang. Mga marisip. Lalo, Bohol. No? Sa Bohol, pare. Totoo yan. Pagka well-to-do na family ka, ang kultura sa world, you must contribute to one of your sons and daughter or daughter magmadre.
Kaya sila sa Mindanao, si Bales, yung Archbishop namin, puro Bulanon. Yung isang sekretary ko, si Basco, kumamis naman yan. Nahuli ng Scout Ranger, nagkasal-kasalan sila doon ng yung plug, tsambahan sila. Eh, patay na sana yan, Stares, PC. Sabi niya, piskal ako noon. Piskal, tapusin na nani ito. Sabi ko, pare yan. Gaba yung karma. So, dala na. They were in prison. But Aquino released all. Pati si Sison, pina... Yun, labas lahat. Ang eh, wala nangyari. Just like yung di, yung but anyway, di ba not have the time. I'm pag nag-take off ako, nabangga ako dyan sa Nyog, tapos sunod din yung makita si Robredo na. Kung wala'y swerte, wala. Ganun talaga yan. And I suppose that the armed forces and the police will see to it that the constitution is followed. Kasi sabi ko sa kanila, maniwala kayo magdiktador ako, patayin ninyo ako. If I overstay in the office even one day, you ask me and you kill me. Wala akong ambisyon. Gusto ko ng umalis na. Alam mo kung bakit? Alam mo ba kung magkano sweldo ng presidente? Sa pagod kong ito? Punta pa ako Manila, tapos mayang gabi, ihatid ko pa sila, si ano, Manila, tapos diretso ako ng Davao. Sila, Secretary Piñol, mag-uwi maya ngayon. Sa pagod ko tapos, alam mo, sweldo ko, 200. Dalawa ang asawa ko. Oh, totoo ba? Alam mo ninyo yan? Hindi pala po. Bakit? Hindi sabi, isa lang ang puso mo, isa lang rin ang magkasya. Para mag-computer yan. Pasok ng pasok mo lang yan. Totoo, nagareklamo ako sa kanila. 200. Wala akong meal allowance, wala akong representation. Ako lang mag-isa, mag-uwi, punta opisina. Saka yung bards ko na superina. Kaya kung habutin kami ng buaya dyan, kayang habulin eh. Ako totoo, ang IDR salary ko, ako ang mag-estimate. Dapat sa akin talaga, walang biruan. 1,500,000. Sa pagod ko, sige lang lipa niya. Sige pa salot. Basta rin, salot ka, kakapot ka. Paglabas ng bahay, ano yung gwardiya do, pagbuka, salot. Alang-alang di mo salutan. Pagpasok mo rin, yung coast guard. Nung kabantay doon sa Yawang, lantay na kaparking, salot. Fred! Pasok doon sa barko yung nag-drive doon, salot, salot. Pagbaba doon, may dalawang sundalo na kaganoon lang, salot na naman. Pagkakyat sa taas, kakapoy ba niya? Hindi ba? Hindi ka ako nakatapos ng ROTC, siyon, sigig salot. Hindi man ako nakatapos ROTC, ha? Ayaw ko ta, kaya hindi ko pwede. Hindi ako pwede talaga magano. Paano lang, tanod. Okay na sa akin. So, those are the things that I came here for. One, sundalo ko. Address ay sundalo ko kasi ako ang commander-in-chief. Kasi sinabi ko sa kanila, nag-warning talaga, buti nandiyan yung media. Kasi minsan pinapatawag nila yan,
I was expecting na pagkatapos ni Bong, so nagtago na, ayun, guilty siguro kasi nasa likod. Tapos niya, marami pa naman pinatawag. Usually, sir, kung binabastos kasi ng kinasigaw-sigawan, yan ang ayaw ko dyan. You know, look what happened to Angie. Kaya sinabi nitong Tulianes na to, ano sabi ni Angie, give me time because I have to defend my dignity. Tapos sabihin mo, you have no dignity, you sit down. Assign sa Dabaw yun eh, Mawab. Pumunta naman sa puntod ng nanay niya, sa hiya. Hindi matanggap ng sundalo yung ganun eh. Totoo lang. Alam ko yung katagal ko mayor. When I was the regional peace and order council, kaya region 11, parin Inday. Kaya marami siyang kilala mga sundalo. Sabi ko sa media, kikinig mo na, pakisabi lang, most respectfully, I'm asking Congressor na wag lang bastusin yung sundalo, pati polis. Kasi yung mura ka nagkasabaan, yung mura ka OFW din nga. What? Wag ganun kasi, magrespetuhan tayo. Congressman rin kasi ako noon. At ako noon, pag yung sinusigaw, basta kasi million, lalo na yung mga in-check nung pinatawag, kawawa. It's not because that you are here in this lectern as somebody na you have the right to demean, degrade, rob his of his dignity. Kaya ang utos ko sa inyo, sir, as your kasi cabinet member, pag sinisigaw-sigawan na ka, sabihin niyo, I am here because I was summoned by the committee. I am here because I am to tell the truth. And I'm going to do that. Please do not insult me. Yan para mag-umpisa ka na. I will answer you truthfully. Ngayon, sige kayo sigaw-sigawan, tumindig kayo. I will not allow myself to be the subject ko. Hindi ako wallpaper na basta target-targetin mo na lang yan. The suggestion of the president is that I stand up and leave. Arestuhin mo ako, contempt, lapail doon, okay lang. Pero ako, sir, as the commander-in-chief and the head of the cabinet, the government, talagang hindi talaga papayag. Hindi talaga papayag. Mag-contempt yan sila, presuhin yan dyan sa Congress. Kukunin ko talaga yan. Bilhin nyo, ako lang mag-isa. Hindi man ako magkudita-kudita. Ako lang. At widama yung sundalo. Kunin ko yan. Kunin ko si Secretary Piñol o si General Guerrero. Either buhay ako or patay ako. Basta kunin ko. Yosabaw kay Jagger. Hindi ako magingin ng sundalo. Karamihan mo lang ako ng isang tangki de gera. Putang ina, ipasok ko yan doon si Sisyon Hall. O, sige. Gay na. Ubos tayo dito lahat. Totoo, ayaw ko yung ganun. Mayroon lang kasing nakaraan. So I thought that after noon na there would be more testimonies. Panauna na kasi ako kay tapos naman si Bong. Pumunta na kagad ako ng opisina. Noon ako sa bahay, nagkikinig eh. Sabi ko siya, ayawang ko, mabait man sila. Hindi naman talaga totoo. Alam mo, sir, sa totoo lang, for your information, and for the information of all Filipinos who are listening to, walang transaction umaabot
sa table ko. Magtanong na kayo kung sinong cabinet member. Magtanong kano kung sa Malacañan mismo. Kung yan MRT, hanggang kay Tugadi lang yan. Kung airport kay Tugadi, pirmahan niya lahat. Kanya yan. Trade kay Lopez, kanya yan. Ang umaabot sa akin yung appointments, pati yung security matters. Kaya wala, kaya kami magsalita, ako, kaya ko talaga, mga letche kayo, EBS, Inquirer, Rappler, Bakakun. Talagang kaya ko kayo murahin. Ano makikita ninyong buta sa akin? Sinabi ko, may deposito ako sa bangko, hindi yan lalagpas ng 40 million. That includes my inheritance and all sa aking 72 years dito sa buhay na ito. Wala man akong tinatago. Kaya papayag yung ayun, iba, kasi may tinatago man sila. Kaya ako, baski istasyon, minumura ko, totoo man. Ako, kikiusap lang na just a little bit of so, sabi lang, Duterte, hindi man yan pang presidente. Tama. Ang ugali ko, sabi nila, bastos daw ako. Tama. Ang bunganga ako, madungi, po, tama. Kasi hindi yan siya pang, ano, well, hindi statesman. Wala mang subject sa amin na daanan ko sa loob na statesman. How to be a statesman. How to survive. Marami. No, I never shifted my paradigm, my mindset ko. From the transitioning from being a mayor to a president. And you must know that I'm the oldest guy elected as president. How can I change now? At this age, baguhin ko ang ugali ko. Na hindi na ako mag... Wala na. Hindi na ako magmura. Hindi na ako makalabas ng bahay. Hindi na ako makapagligaw ng... Hindi mo sinasagutin. Ihulo ko yung helicopter. Butasin nga. Butasin nga itong helicopter na to. Ganoon lang naman ang buhay. Sus Mario Sep. Nakaw-nakaw. Sanay tayo sa hirap. So I am very lucky to meet you and the soldiers, because I love my soldiers and I love it. Medyo may problema lang ako sa policeman. Hindi ko mabitawan si Bato. Bis Bato enjoys my full life. At saka ang police, may mga problema akong konti. Tapusin ko muna, sabi ko kay Bato, tapusin mo muna yung problema ko sa police. Kaya ang police talaga, even when I was mayor, problema talaga. Tingnan mo, ama, ha? May witness ako na police. Prosecutor ako for 9 years. Eh. What's your name? Sir, patrolman first class. You were assigned where? Sir, at the Buhangin station. You are the what? Investigating... Police officer? Yes, sir. Okay. You have an affidavit? Yes, sir. Of course you have an affidavit. Sir, I give it back to the investigator, chief investigator namin. Okay, do you think you have an affidavit dito? Siguro, sir. Sa file yan, sir, kasi sinasama. Tingin ko, kita ko.
Is this your affidavit? Is this your signature? Yes, sir. This is your handwriting? Yes, sir. You narrated everything here? Yes, sir. All true and correct? Yes, sir. Okay. So let's start. So, who called for the assistant? Siano, sir, siano. Now, when you were there, what was actually happening? So sabi niya, alam ko na magtao yan, basta magkamot ka, basta alam kong body language. Because, sir, pwede akong mag-usap. Bakit? May ano sabihin ako, sir? So, Your Honor, 1 minute. Oh, bakit? Anong nangyari? Sir, anong mang sabihin ko dito? Yung affidavit ko o yung totoo? Putang ina kang pulisa ka. Ipakulong mo talaga ako. Eh, marami. Ganun eh. Mangahot ka. Sayo. Alam mo, lahat ng criminal cases, isang piskal, isang sala. People of the Philippines, Mr. Santos, for the prosecution. People of the Philippines, Mr. Marquez, Your Honor, for the prosecution. So, kami, walang panahon mag-interview. Ang amin lang, kung may affidavit ka at nagsasabi ka ng totoo, yun na yung guide namin. For the first time, wala nang practice-practice. Eh, ano mo? Ang sa may akong isulti, sir, ang tinuod o ang affidavit? Patay, ina. Patay. Yan ang typical, ano. So, I have a very serious problem with the police. But still, by and large, okay yan siya. Davao, wala ka talaga. Puro mababait. Even other places. Unless yung may malakas ang droga. Manila really is a very also a problematic place. But by and large, okay na tayo. Huwag na nyo papasokin yung NPA na yan. Ang NPA niya, sabi nila, kill a soldier one day. One day, one soldier. Ako, may counter-offer ako. Sana nakikinig itong mga buang na to. Ako, pag nakapatay ka ng NPA isa, bayaran kita. 25,000. No question, sir. 25,000. Ilagay mo lang yung ulo sa balde. Lagay mo ng ice. Para hindi magbaho. Ay, kalayo ng pisina ko. Matuto. Kung squad leader, mapatay ninyo 50,000. Ganun rin. Kapitalan mo ng plastic pati ice. Sige. Totoo yan. Yan ang ano ko. 25, basta squad leader, official, 50. Yung mga tax collector, yung mga babae, mga medic, kasali kayo. Ay, kasali kayo. Wala yung sabihin mo, may armas. Laya kayo naman ng ulikta. Believe kayo, siso na wala namang utak yan. Parang tingin na yun. Tingnan mo, nag-surrender sa Davao for 17 years ang mag-asawa. Kaya yun sa newspaper, yung barilin ko yung pikpik mo. Totoo yan. Pero ganito ang istorya. Ilan, galit ako sa maraming anak eh. Ilan ang anak mo? Kagayon, once ka na. 8, 9. Maawa ako. Ito, 17 years. Bumalak, iniwan nila yung bata. Nagbalik sila 17 years old na. Tingnan mong kagaguhan ninyo. Tapos makinig lang kayo ng putang inang siso na walang utak. Ginagawa ninyong Diyos. Magpakamatay kayo, pinapatay ninyo yung kapwa ninyong... Tapos can never hope to... Kaya yung lahat na punta noon sa ano, Malacanan, second batch, puputahin ko sila sa Hong Kong, China. Ito.
komunista man ito, tanawa. Tingnan mo. Oh, sa Hong Kong. Paabot kaya tayo tanang ganito kung kayo ang nasa gobyerno. Pagpaluko kayo ni Season. You treat sis, the dogma of Season like God. No, basa siya noon ng mga Karl Marx, mga Lenin, sila Trotsky, sila Mao Zedong. Akala ninyo yung yun na rin dito? You know, I'm addressing myself again to all of you in PH. You will never even capture a barangay. Stop your dreams. Surrender kayo. I will pay you. Mag-enroll kayo sa TESDA. Learn the skills ngayon kasi wala na tayong trabahante. There are a lot of buildings now temporarily interrupted ang paggawa kasi wala tayong skilled workers. Hindi ka naman pwedeng pumunta dyan sa dati. Talika, ayusin mo itong sa auditorio. Sunog lahat to. Pag-plus mo ng toilet, imbis yung ano, pababa. Pag-akyat yung... Maghanap kayo ng master plumber, master... Kaya ang sabi ko, TESDA ang pag-asa natin. Kaya TESDA, binuhusan ko ng bilyon para kaaral sila. Wala na eh. Sa Davao, walang master plumber. Ang architect, pati yung foreman, nandyan. Pero walang magtatrabaho. Eh, nandoon sa ano. Kaya nandoon sila ngayon sa Middle East. May delegation ngayon noon, pinapauwi sila. Better pay. Sabihin mo lang sa ating mga kabayan, I will end this by saying, I have a message for everybody. Especially yung mga kapatid natin na kawawa, pobre. Hintay lang kayo. Bigyan mo lang ako kunting panahon. Di pagka nag, alam mo, ang pinaka-pobre talaga dito, ang countryside, ang agriculture. Na kung hindi lang kayo maggulo-gulo dyan, mag-distribute natin yung, baske yung mga forestal area natin, pabuksan ko yan. Basta kayo, farmers. Tapos suportahan ko yan. Ay, mani, oh, bukid managlaki ah. May trabaho kayo, may bahay kayo. Sa Davao, may 1,000 units ako para sa inyo. Sa sundalo, sana yan. Pero marami kasi nag-surrender ngayon. Eh, ninakaw na yung bahay nila doon sa Bulacan. Kinuha ng kadamay. Eh, ngayon, maraming mag-surrender. Sabi ko, for the second time, sabi ko sa mga sundalo, sige na lang, magtiis-tiis tayo. Pero pagawaan ko rin sila, at least this year. Pero yung nag-surrender, kailangan may ibigay ako. Pero yung sundalo, this year, I will also start another project. Sila lang, kami lang yung meron eh, Tagom, Davao del Norte. May housing kami. Para mas bigyan ko sila 10,000 mag-ara lang tsaka pamasahe para just learn the skill para productive ka. Maraming trabaho ngayon sa Manila. Maraming construction. Kung mag-umpisa na ang construction sa railway sa Mindanao, saan ako maghanap ng trabahante? Kaya uwi na lang kayo at hintay-hintay lang kayo. Maawa ang Diyos. Diyo, hindi na kayo kailangan pumunta sa labas. Huwag kayong pumunta sa labas kasi I cannot protect you. Magtiis-tiis na lang tayo dito and if you are really hungry na wala kayong makain, all you can always go to the DSWD. Doon kayong maghingi ng bigas, pati ulam. Naka-stock na yan. Dito marapong stock dahil ngayon anticipation sa bagyo. But we change it because may mga expiry. So we are ready to provide you with all of this. Kuntinti is lang. But, ano ba tayo? I'm not my second year. Maybe towards the end of the third year and the early part of the fourth year. Medyo angat na tayo.
the economy is hitting 6.7 ngayon. Next to China tayo. Andito lang agriculture is mga saging, mga pineapple, dipota ng mga ginahinggian, ginasunog yung mga ano. So, palos-los tuloy ang Pilipino. May pinakaano kasi, kung may ano kayo dito, ni mara, ano ba, Dr. Nyog, o dito, ilagay mo dito ang oil mill. Kasi kung ilagay mo yung lube, dalhin mo pa kung saan-saan dublado na ang mal. Alam mo ang malas ng Pilipinas? Aywan ko, Diyos lang ang makasagot dito. Ang Indonesia may oil. Brunei may oil. Ang Malaysia may oil. Tayo wala. Kung konti lang gas natin, Malapaya, kinurakot. Uwi na tayong init ulo ko. Somebody has to account for the loss of it. Hindi ako papayag na. Yung Malapaya, kung ano yung kita yan. Kailangan talaga may managot dyan. Pwede nang, kung sa akin, pwede ako magpasensya. Pero utang mo sa Pilipino. Lahat ngayon bayad. Lahat ng mga negosyante na malaki, nabot na nga ng 7 billion, ayaw magbayad. Yung utang na, panahon pa nila. Apat na presidente. 10 days. Pag hindi, so, sorry po di. Yan ang kabigat ng problema. So, pero total pag-uwi may baon man ako. Ewan ko kayo. Ako may baon ako yan. Alangan. Wala kayo, no? Pasensya kayo. Yung mga uyab niyo, wala. Madton ako kay... Uwi na tayo? Nainip ka? Uwi na raw kami. Nanonood pa naman yung dalawang asawa ko dyan. Psst! Sira mo.